Totoo nga bang may favoritism si Bossing Vic Soto? At hindi na nga dumalo pa sa kasal ng isa pang dabar kasa si Maha Salvador? Kinuha pa naman siyang ninong ni Maha at partner nitong si Rambo Nunez. Ano nga ba ang tunay na rason sa hindi nila pagpunta? At kay Main Mendoza lang ang pinuntahan itong kasal. Matapos nga ang kasal ni Main Mendoza at Arjo Atayden noong July 28, 2023, diretso ang ibang bisita ni Main at Arjo sa Bali, Indonesia. Na-invited para naman umaten sa majestic wedding ni Maha at Rambo noong July 31. Sa kasal ni Main ay talagang makikita ang TVJ at halos lahat ng Dabar Cats na nag-effort na pumunta sa Baguio kahit binabagyo pa. Ngunit bakit nga ba iilan na Dabar Cats ang pumunta sa kasal ni Maha? Maging si Bossing nga na isa sa mga principal sponsors ay wala rin. Pero ikinatakot at nagbigay ka ba sa marami ang tunay na rason kung bakit hindi nakadalo si Bossing? Hindi naman lingid sa marami ang pagbubuntis ang asawa nitong si Pauline Luna. Ano nga bang nangyari kay Pauline na siyang rason kung bakit hindi na nila nadaluhan pa ang kasal ni Maha? Masyadong ang sensitibo ang pagbubuntis si Pauline sa kanilang second baby ni Bossing. Ibinahagi nila na 7 oras ang naging biyahe nila pabalik ng Maynila mula sa Baguio noong July 29 dahil sa pagdalo nila sa kasal ni Main at Arjo. Dahil talagang maingat sila sa daan pababa ng Baguio dahil na rin sa bagyo noong mga araw na yon. Dahil sa tagal ng kanilang biyahe ay hindi na kinaya pa ni Pauline ng pagod para maghanda muli sa isa pang kasala na sa ibang bansa naman ang venue. Pagamat pinayagan na siya ng kanyang doktor para bumiyahe, pero medyo haggard na raw kay Pauline kung magbiyahe pa siya pa Indonesia, lalo na't hindi pa rin ganun ka-okay ang panahon ngayon. Dahil dito ay minabuti na rin ni Bossing na hindi na sumama pa sa kasal. Bukod dito ay kailangan na rin ng TVJ na mag-live na sa kanilang show sa TV5 dahil 2 araw na silang replay dahil nasa kasal ni Main Mendoza. Noong mga unang linggo ng pagbubuntis si Pauline ay talagang masela nito. Kaya hindi rin siya napapanood bilang isa sa mga host ngayon ng EAP. Pero ngayong nasa 12 week na siya, okay na raw ang kalagayan niya. Ngunit mas pinili pa rin nila na sa bahay na lang muna ang Dabar Cat host. Ngayon ay okay na raw siya at hindi naman daw siya nahirapan sa paglilihi. Wala raw siyang particular na pagkain pinaglilihan. Super excited na rin daw si Tani na maging ate. Dahil gustong-gusto na daw nito magkaroon ng kapatid na babae. Pero ngayon ay hindi pa sigurado kung baby boy or baby girl nga ba ang second baby ni Napoleng at Bossing.